Samantala, sinabuyan ng asido at pinagpapalupa ng tubo ang isang lalaki sa Valenzuela. Ang nasa likod daw nito, dati niyang kasintahan at kaibigan nito. Agad din namang nahuli ang mga suspect na nahaharap ngayon sa kasong frustrated murder. May report si Cesar Apolinario. Maga at tuklap ang balat sa mukha, braso, binti at putok ang ulo nang dalhin ang pasyenteng ito sa isang ospital sa Maynila noong March 10 ng gabi. Ang pasyente na kilalang si Raymond Rodriguez, 26 na taong gulang, residente ng Cavite. Sa salaysay ng biktima, sinabi niyang ang pangalan ng dalawang babaeng suspect na umano'y nagtangkang pumatay sa kanya sa pamamagitan ng pagsaboy ng asido sa kanyang mukha at nagpapalo sa ilang parte ng kanyang buong katawan gamit ang bakal na tubo. Ang 31 taong gulang na si BJ Martinez, empleyado na isang klinik sa Malinta, Valenzuela, na dati raw niyang kasintahan at best friend umano nito na si Irene Maham. Niyaya niya na doon muna mag-stay sa loob ng comfort room o toilet si Raymond. Okay. And then nung nasa loob na ng toilet, bigla na lang binuhusan ng muriatic acid si Raymond, at nung maramdaman niyang nahihilo na siya, pinagpapalo siya ng isang bagay na parang tubo. Binanggit din ni Raymond na tumawag daw sa kanya si BJ noong March 10 at niyaya siyang pumunta sa klinik para raw makipagtalik. Ito'y kahit pa wala nang namamagitang relasyon sa kanilang dalawa matapos maghiwalay noong isang taon. Bago ang pagsaboy ng asido at pagpapalo ng bakal na tubo kay Raymond, nag-inuman pa raw silang tatlo sa loob ng klinik. Kwento naman ng hepe ng Malinta, PCP, na si Chief Inspector Joey Hizon, na unang responde noong gabing mangyari ang krimen, tiyempong nadaan daw sila sa lugar nang makitang tumatakbo ang dugo ang biktima at bigla na lang bumagsak. Dahil nakausap ni Hizon si Raymond at nabanggit nito ang ginawang pananakit sa kanya, agad pumunta sila sa klinik at nadatnan si BJ. Bakas ng dugo ang buong katawan at damit. Nakilala pa ng pulisya si BJ dahil nakapag-file pa raw ito ng blotter noon. Tumatakbo itong biktima, tapos parang lasing siya, tapos bigla na lang bumagsak. Naabutan niyo po yung sa scene of the crime, oo. Nandyan siya. Nung una, tinatanong ko. Una, nakilala ko siya dahil January 7, nagpa-blotter siya sa amin eh. Ah, okay. Oo. So, anong binlotter niya noon? Threat ang pinablotter niya. Dahil nagduda ang pulisya, pinahold si BJ. At sa presinto na nalaman na siya ang suspect sa tangkang pagpatay umano kay Raymond. Tingin ng pulisya, pinagplanuang patayin si Raymond ng mga suspect. Tinignan namin yung sequence of events. Pamula nung mag-text, pamula nung makipag-usap si BJ at si Raymond. It appears na pinaghandaan nung dalawang suspect. Pamula doon sa pagdating ni nung biktima doon sa loob ng clinic, and apparently nakahanda na yung mga gagamitin nilang para makapanakit doon sa biktima natin. Kahapon nasa kotiri ng isa pang suspect na si Irene Maham. Nasa kustudiya na sila ngayon ng Valenzuela PNP. Nahaharap sila sa kasong frustrated murder. Cesar Apolinario, GMA News.